Everybody say praise the Lord. Let us read our Bible on Romans chapter 15 verse 13. Praise the Lord. Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that he may abound in hope through the power of the Holy Ghost. Yes. Nganong gikinahanglan man ta punon sa Dios, sa kalipay, sa kalinaw, dinha sa pagtuo, nga kita magmadagayaon sa paglaom, pinagi sa gahom sa balaang espiritu. Siyempre, bawat isa sa atin, may mga kanya-kanya tayong suliranin sa buhay. Sa sarili natin, sa pamilya natin, sa ministry natin, sa gawain ng ating Panginoong Diyos, marami tayong hinaharap na matatawag nating challenge sa ating buhay. Sa health natin, sa financial natin, at lalot na sa spiritual natin. Yan ay kasama lahat sa ating hinaharap. Kinakailangan tayo ay magpakapuno sa pananampalataya sa Diyos at sa pag-asa sa Kanya. Na kung saan itong lahat ay makayanan natin, kining tanan mahimo nato nga madaog, ma-overcome. Maangkin natin ang katagumpayan. Praise the Lord! Marami po tayong hinaharap. Marami tayong mga preparations na gagawin. On my part, marami kaming biyahe. At dito naman sa atin sa Davao Congregation, may mga projects tayo. May mga activities tayo dito na tayo mag-host. So, maliban sa ating sarili na ating binibigyan ng attention kasama ang ating pamilya, ganun din sa ating paglilingkod sa Diyos sa ministry. So, ibig sabihin yan, para itong contest, para itong karera, kinakailangan ang mga bagay-bagay na mga challenges sa buhay natin, hindi ito ang maging prevailing, tapos tayo yung matalo. Kailangan tayo yung manalo sa kanila. Minsan, napapansin ko yung mga sasakyan ng mga dipasahero, proud sila na ilalagay nila sa hood nila yung anong engine ang nandyan sa sasakyan nila. Pag sinabing powered by Isuzu, tapos nakalagay doon yung model ng engine, 4BC2. O kaya Mitsubishi 4D30. Kaya nila makipagkarira sa mga sasakyan para makauna sila doon sa mga pasahero na pipick upin. Parang ganun ang buhay natin. Parang karira. Health natin, kailangan natin bigyan ng tuon. We have to pray. We have to ask God for good health. Financial, sa ating pamilya, kinakailangan natin hingiin sa Diyos. Mga pledges natin, mga obligasyon natin sa gawain ng Diyos, kinakailangan natin hingiin sa Diyos yung mga blessings para magampanan natin ang ating pledges. At lahat pa ng mga pinapagawa ng Diyos sa buhay natin, kinakailangan natin yan ma-overcome. Kailangan tayo yung manaig sa kanila. Kung proud yung mga sasakyan dyan, powered by Isuzu, powered by Mitsubishi, itong model, tayo naman powered by what? Sinabi dito, now the God of hope fill you with all joy and peace in believing. Kailangan huwag tayong mawalan ng pananampalataya na ito yung maghahatid sa atin na manghina,
Ito yung maghatid sa atin na ma-discourage. Ito yung maghatid sa atin na matatalo tayo sa ating hinaharap sa buong buhay natin. Kinakailangan meron tayong joy. Meron tayong peace in believing. Ibig sabihin yan, sa ating faith, sa ating Panginoong Diyos, kinakailangan meron tayong joy, meron tayong peace. Bakit? Because our God is the God of hope. Ang Diyos na ating pinaniwalaan, Siya yung Diyos ng ating pag-asa. Diyos ng ating pag-asa na magawa niya, malampasan natin ang lahat ng mga bagay-bagay na kinakailangan huwag manaig sa atin, na magtatalo sa atin, na magdi-discourage sa atin, magpapahina sa atin, o magpapahamak sa atin. Kailangan malampasan natin yan. So, in believing, you should have joy, you should have peace. Ibig sabihin yan, joy, you already claim the victory. Peace, meaning to say, you don't have, not to worry. Kailangan huwag kang maging mag-worry. Ikaw ay magtagumpay sa lahat because your God is the God of hope. At sinabi dito, through the power of the Holy Ghost. Ibig sabihin yan, kung yung mga sasakyan na yan, powered by Mitsubishi, powered by Isuzu, ang lalaki ng mga makina nila, tayo naman powered by the Holy Spirit of God. Powered by God. Praise the Lord! So, kinakailangan, in believing, you have joy. In believing, you have peace. Because your God is the God of hope. You are being powered by the power of God. Para manaig tayong lahat sa sanglibutan ito. So, yung hope na yan, pag-asa, at saka yung lakas, atin yang i-claim by faith. Basahin natin. Joel chapter 3 verse 16. Praise the Lord. The Lord also shall roar out of Zion and utter his voice from Jerusalem. And the heavens and the earth shall shake, but the Lord will be the hope of his people and the strength of the children of Israel. Yeah. Praise the Lord. Alam niyo po, anumang mangyayari sa sanglibutan ito, God is always in control. Kaya nga sinabi diyan, the Lord also shall roar out of Zion and utter his voice from Jerusalem, and the heavens and the earth shall shake. But the Lord will be the hope of his people and the strength of the children of Israel. So, anuman ang mangyayari, isi-shake man ng Diyos ang langit at ang lupa. God is in control of everything. He is the hope. He is the strength of His people. Praise the Lord. Kaya sinabi dyan, in believing, you have joy. In believing, you have peace. Because your God is the God of hope. Eh, huwag tayong matakot. Lahat ng ating mga hinaharap sa ating buhay, sa ating paglilingkod, sa ating Panginoong Diyos. Pagtibayin talaga natin. Alam mo, ang ating Panginoong Hesukristo, matagal niya na yung sinabi sa mga kaharap niya noon. Mga followers, mga believers, mga disciples niya. Anong sinabi niya? Tinuturuan sila ni Lord Jesus sa isang bagay. Sige, John 14:1. Praise the Lord. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. Yes. Huwag mabahala, huwag matakot, huwag magulumihan ang inyong puso. Maniwala kayo sa Diyos.
maniwala kayo sa akin. Sinabi yan ni Lord Jesus Christ nung siya ay nandito pa sa lupa. Ang ibig sabihin niyan, maniwala ka sa Diyos at maniwala ka sa pinadala ng Diyos. Believe God and His prophets na pinadala ng Diyos. Eh ano palang ginagawa ng mga pinapadala ng Diyos? Nagsasalita ng salita ng Diyos. So anong sinasabi ng mga ginagamit ng mga lingkod ng Diyos? Maniwala ka. That is not their own words, but that is the word of God. Maniwala ka. Believe in God, believe also in me, Jesus said. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Huwag tayong matakot sa inaharap natin sa sanglibutang ito. God is in control. Praise the Lord! So ano man ang ating hinaharap sa buhay, pagtibayin natin ang ating pananampalataya, pag-asa sa ating Panginoong Diyos. Kaya natin yan dahil hindi sa ating sarili, kundi sa Diyos. We are powered by God. Remember that. Put in your mind that we are powered by the Holy Ghost. Put in your mind that we are powered by God Himself. Kaya, dapat meron tayong peace sa ating puso. Anong sinabi ni Lord Jesus? John 14:27. Praise the Lord. Peace I leave with you. My peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Yan. Yung peace, iiwan ko sa inyo. Ang peace, ibibigay ko sa inyo. Ihatag na ko ninyo ang kalinaw. Dili sama sa mahatag ni ining kalibutana. Ihatag ko kaninyo, ayaw kamo kaguol ang inyong kasing-kasing ni mahadlok man. Kasi alam mo naman, dami tayong hinaharap, di ba? Sa sarili natin, health. Sa necessity natin, financial. Sa pamilya natin, kailangan natin silang alagaan. Sa ministry natin, kailangan tayo maging supportive. Sa pinapagawa ng Diyos sa atin, maraming mga challenges sa ating harapan kung magawa ba natin o hindi. So, kinakailangan meron tayong peace of mind because He is the God of hope. Alam mo what kind of hope na nandyan sa ating buhay mula sa Diyos? Hope which is good hope. Good hope. Ibig sabihin, pag sinabing good hope, hindi ka mapapahiyaan. Pag sinabing good hope, hindi ka bibiguin sa iyong pag-asa sa Diyos. Praise the Lord! Kaya, no wonder we must have joy. We must have peace because our hope from God is good hope. Ngayon, dahil good hope, ang gusto lang ni Lord Jesus Christ sa buhay natin, let us be established in word and in work. Kailangan establish tayo sa ating pananalita. Kailangan establish tayo sa ating mga gawa. Sa harapan ng ating Panginoong Diyos, mag-ingat tayo sa pananalita natin. Tingnan mo yung tao dito sa Bible. Pagsabi ng propeta ng Diyos, tomorrow, at the same time, mura ang pagkain sa gate of Samaria. Sabi ng tao na hindi naniwala. He mocked the servant of God, the prophet of God, that speak the word of God. Anong sabi ng propeta? Makita mo, pero hindi mo matikman. Kaya, let us be careful of our word. Praise the Lord! Mag-ingat tayo sa ating pananalita. Huwag tayong mag-murmur. Huwag tayong mag-complain. Huwag tayong mag-question sa Diyos. Huwag tayong maging baliktad yung ating pananalita.
Imbis positive, wag negative. Let us be established in our word and work, yung ating mga gawa na matuwid sa Diyos. Kasi yung hope natin mula sa Diyos is good hope. Praise the Lord! Hindi ito maghahatid sa atin sa tinatawag na failure. Hindi ito maghahatid sa atin sa shame. Hindi. Hindi ito maghahatid sa atin sa kabiguan. Basahin natin. 2 Thessalonians chapter 2, 16 and 17. Praise the Lord. Now our Lord Jesus Christ Himself and God, even our Father, which hath loved us and hath given us everlasting consolation and good hope through grace, comfort your hearts and establish you in every good word and work. Yes. Anong klaseng consolation? Anong klaseng hope? Everlasting consolation. Anong klaseng hope? Good hope through grace. Comfort your hearts and establish you in every good word. What kind of word na dapat ma-establish sa buhay natin? Good word. Ano yung good word? Indication that you believe God. Alam mo kasi yung pananalita ng tao that you will be judged. Even in ideal words, we will be judged. Mag-ingat tayo sa word natin. Kailangan good word ang lalabas sa bibig natin. Tingnan mo yun. Saan binasihan ng Diyos yung pagpahamak niya sa mga tao doon sa wilderness? Kay Datan, Kura, and Abiram. Sa mga salita nila. Yung mga elderly na hindi nakapasok sa promised land, anong binasihan ng Diyos? Sa mga pananalita nila. Yung mga na-choke sa quail, flesh of the quail, yung nasakal at namatay. Anong binasihan ng Diyos? Sa pananalita nila. So, if ever we speak any word, it must be good word. Kailan natin makonsider na that is good word? There must be an indication that you believe in God. That you believe in His word. That you believe in His promises. That you believe that He is your good hope. Siya yung good hope mo. So yung pananalita mo, positive lagi. Praise the Lord. Then work. Good word and good work. Yung mensahe kanina sa devotional, kung nakapakinig kayo, kung na-review nyo yun o nakasali kayo sa live, anong mensahe kaninang umaga? He that loveth righteousness hated wickedness. So, ibig sabihin yan, good work lang, good word lang, ang dapat ma-establish sa buhay natin. Walang halong wickedness. Dapat dyan tayo ma-establish. Praise the Lord! Kayang-kaya natin harapin. Lahat ng mga challenges sa buhay natin, kayang-kaya natin yan, financial, physical, and above all, spiritual. Kung mahirap man ang physical health issues, mahirap din ang financial issues. Kung mahirap man ang financial issues, health issues, mas mahirap ang spiritual issues. Pero lahat ng mga bagay na yan, makayanan natin na mapagtagumpayan ang lahat ng mga iyan na hindi maghahatid sa atin sa kataluhan at kapahamakan, kundi maghahatid sa atin sa katagumpayan. Praise the Lord! Kaya huwag tayong matakot sa lahat na ating hinaharap sa ating buhay sa sanglibutang ito. Sa sarili, sa pamilya, sa ministry, sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Actually, kung ating isipin ang ating buhay, since we are in Christ Jesus, marami na tayong naranasang kahirapan. And in all those kahirapan na naranasan natin, katong mga kalisdanan nga atong nagian,
We are patient in all those things. Sa patience na ating ipinakita sa Diyos, ibig sabihin, hindi tayo na-move, hindi tayo na-kilos. Faithful pa rin tayo, obedient pa rin tayo sa Kanya. We praise God in spite of difficulties, in spite of problems, in spite of sicknesses, lahat-lahat. Then, kinaawaan tayo ng Diyos. God saved us. God healed us. God solved our problems. God grant our desires. So we have experienced those things out of patience. Now, sa mga experiences na yun, huwag natin kalimutan yun. God will do it again. Praise the Lord. Gagawin pa rin niya ng Diyos. Kung palaki man ang palaki ang gawain, ang challenges sa buhay natin, mas malaki ang Diyos, which is our good hope that we have joy and we have peace in believing. Dahil kaya ng Diyos lahat yan. Kaya because of that patience, we experience victories. Because of that experience, we have hope. Meron na tayong karanasan eh. Meron na tayong pag-asa. Praise the Lord. Basahin natin. Romans 5, 4 and 5. Praise the Lord. And patience, experience, and experience, hope. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Yan. Patience, experience, and experience, hope. So ngayon pa ba tayo madismaya? Ngayon pa ba tayo manglulupaypay? Ngayon pa ba tayo matatakot? We have so much victories in our past because God taught us to be patient. That God gave us the victories, deliverances. So yung hope natin, lalo pang natitibay. Praise the Lord. Ganon yung ano ko. That is my personal experience. That is my personal opinion. Na from the start na nag-serve ako kay Jesus Christ, as nagpatuloy ako dyan sa Kanya, totoo yan. From victory to victory, from miracle to miracle. Pero kinakailangan ma-establish yung good word at saka yung good work sa buhay po natin para hindi mapapahiya ang bawat isa sa atin. Hope maketh not ashamed because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. Why Holy Ghost? Because that is authenticated from God. Yan yung sinabi ni Jesus, I give the Holy Ghost. I give the Holy Spirit. As I am living, I will send you the Holy Ghost. That is the authenticacy of the Spirit of God. Authenticated. Ibig sabihin yan, He will not lie. He will not fail. Kaya, kampante tayo. Praise the Lord. Sigurado tayo. Ngayon, huwag tayong madala. Kung sabi saya pa, ayaw katagam na mag-isip ka, meron na namang darating na big church, amutan na naman yan. Ha? Yung mga anak ko, magkulihiyo na, malaki na naman yung support ko sa kanila sa tuition fee. Yung bahay ko kailangan i-renovate o kaya baguhin. So, we have so much matters sa buhay natin na hinaharap. Huwag tayong manghina. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Huwag tayong matakot. Ni huwag tayong malungkot. Yung kalungkutan, opposite yan ng joy. Troubled, opposite yan ng peace. Ang sabi ni Lord Jesus Christ, you should have joy. You should have peace in believing. Praise the Lord. Because you are powered by God. Praise the Lord. Powered ka ng Diyos. Now, sino siya? Ano siya? Basahin natin.
2 Corinthians 9 verse 8. Praise the Lord. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Yan. Who is He? God is able. Able siya to make all grace abound toward you. This is personalized. This is individualized. Bawat isa sa atin, kaya niyang gawin, able siya to make all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Praise the Lord! Kinuha na nga tayo sa Diyos sa evil work. Lahat na good work na yung ini-establish ng Diyos sa buhay natin. So, susuportahan tayo ng Diyos sa good work na ito. God will let us abound in every good work na binigay ng Diyos sa buhay natin. He is able to make all grace abound toward you, that you may always having all sufficiency in all things. Kung nung unang panahon, marami tayong napagtagumpayan na problema na lutas. Kung nung unang panahon, marami tayong mga sakit pinagaling. Kung nung unang panahon, marami mga tukso, pagsubok sa buhay na overcome natin. Magawa natin ngayon, bukas, always. Siya yung magbibigay sa atin. We are being powered by God. Praise the Lord. Kaya huwag tayong matakot. Present man na ating hinaharap ngayon. Future man, anumang ilagay ng Diyos sa buhay natin, He is always sufficient to make us always able to abound in every good work. Praise the Lord. Kaya, yung assurance of hope natin, kailangan gawin nating full. Anong full? Full assurance of hope. Pag sinabing full assurance of hope, wala nang lugar ang pag-alinlangan. Wala nang lugar ang discouragement. Wala nang lugar ang negative na pag-iisip. Full assurance of hope. Kailangan natin, ilock natin dyan. Lord, I believe in you. I have joy, I have peace in believing in you. You are my good hope. You are my God. You are able. Lahat, kailangan yung full assurance na yan. Huwag nating luagan. Praise the Lord. Habang patuloy tayo naglilingkod sa Diyos, higpitin natin yung ating assurance of hope. Gawin nating full. Huwag partial. Basahin natin. Hebrews 6:11. Praise the Lord. And we desire that every one of you do show the same diligence to the full assurance of hope unto the end. Yan. Full assurance of hope. Pag sinabing assurance, that is certain, that is sure hope, good hope, kumbaga pa. Kailangan full assurance of hope. Huwag kang magdalawang isip, huwag kang mag-alinlangan. Full assurance of hope. Ngayon, bukas, onward, and so forth, even unto the end of this world. Praise the Lord! Yung assurance natin na of hope, i-full natin lagi. Huwag nating kulangan. Huwag nating hatiin. Kailangan full. Yan ang gusto ng Diyos. And we desire that every one of you do show the same diligence to the full assurance of hope unto the end. Praise the Lord. Now, if you have business, I have also business. No?
Kung may business kayo, meron din akong business. Kayo na nasa material side, kung meron kayong business, kami sa spiritual side, meron din kaming business. Ano ba yung business? Business. Yung kinabisihan mo, yung inaatupag mo, yung gawain mo, yun yung business. So, anumang business binigay ng Diyos sa atin, huwag tayong magtamad-tamad. Praise the Lord. Huwag tayong magtamad-tamad. Yung business ko, sa spiritual side, kaya nga, nag-ask ako sa inyo ng request, we have so much schedules this month and March. So, kailangan di ako magtamad-tamad. Business ko, I have to deliver the Word of God day and night as much as possible. Praise the Lord. So, kailangan di ako magtamad. Kailangan i-fill up yung kagutuman ninyo sa inyong spiritual. Kailangan ma-fill up yung necessity ninyo para kayo maka-endure, lahat tayo. Yan ang business ko. Sa inyo, anong part sa business ninyo? Meron kayong mga trabaho. Meron kayong mga negosyo. Ayusin niyo yan. Diyan kayo gagamitin ng Diyos. Diyan kayo i-bless ng Diyos para sa pamilya ninyo. Para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. We work together. Praise the Lord. Pero anumang business na binigay ng Diyos sa buhay natin, huwag nating hayaan yung spiritual natin mag-deteriorate. Ako, as I am performing the Lord's ministry, I have to take care of myself, of my spiritual side. I have to be watchful, I have to be prayerful, I have to fear God always, I have to apply the Word of God fully, 100%. So, I am doing my business on God's work in the ministry. I am also taking care of my spirituality. I have to do it. Gawin ko yan. Praise the Lord. Para makapag-serve ako sa Diyos successfully, victoriously, effectively. Ganun din kayo. Ano mang trabaho ninyo, ano mang business ninyo, ano mang negosyo ninyo, ano mang hanap buhay ninyo, huwag kayong magtamad-tamad. Mag-pray kayo sa Diyos, i-bless kayo lahat ni Jesus Christ. Kasi may sinusuportahan kayo na pamilya. May sinusuportahan kayo na gawain ng ating ministry. But in doing that, at the same time, huwag niyong pabayaan ang spirituality ninyo. Praise the Lord. Yun ang pinaka matatawag nating prime, pinaka importante yung ating spiritual. Then, you serve God continuously, successfully, effectively. Praise the Lord. Basahin natin. Romans 12:11. Praise the Lord. Not slothful in business, fervent in the spirit, serving the Lord. Oh, di ba? Huwag magtamad-tamad sa business. Kailangan yung spiritual mo mainit lagi. Huwag mong hayaang mag-deteriorate. Huwag mong hayaan mag-cool down. Serving the Lord. That is action word. Non-stop doing, serving God. Praise the Lord. Ganon ang buhay natin. Masarap ang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. We have the everlasting consolation. Huwag nating kalimutan yan. Kaya, God be the glory. So, ibigin natin ang gawain ito na mag-abound pa tayo more and more. Ibig sabihin yan, itong hinaharap natin na lumalaki na responsibility and challenges sa buhay natin. Let us have peace, let us have joy in believing because our God is good hope. We are powered by the Spirit of God. We can overcome all of this. Ma-overcome natin lahat yan. Now, expect. We are not getting lower and lower. We are not getting smaller and smaller or weaker and weaker. We are getting stronger and stronger
greater and greater, wider and wider, more and more. So, ano ngayon ang nag-fueled na pumunta ang Diyos, nagpakatawang tao? What fueled God to come down on earth? Ano ang nagpaningas, nagtulak, nagpalakas ang loob niya na magpunta dito sa mundo para tayo iligtas? Love. Praise the Lord! So itong pinapagawa ng Diyos sa atin na good work, good word, this is being fueled by our love. Kaya kung wala tayong love sa ating Panginoong Diyos sa paggawa nito, matagal na tayo nagsihintuan. Tagalan, dugay na tani undang. Dugay na tani nagpahuay. Dugay na tani hunong. Pero tungod kay nahigugma kita sa Diyos, walang makapigil ito. And this will be more and more. Praise the Lord! Last verse, Philippians 1, 9 hanggang 11. Praise the Lord. And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment, that ye may approve all things that are excellent, that ye may be sincere and without offense till the day of Christ, being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ unto the glory and praise of God. Praise Yan. The Lord. Anong sinabi diyan? This I pray that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment. What kind of love that we have to abound more and more in the knowledge of God? In all wisdom, judgment that is wisdom. Praise the Lord! So yun. Kaya pasalamat tayo sa Diyos na itong lahat, lagi niya tayong binibigyan ng unending na strength, unending na hope, unending na victory. Habang nandito pa tayo sa sanglibutang ito, hindi ito mahihinto. Kaya we are going more and more sa ating pag-ibig dyan sa ating Panginoong Diyos. So, to God be the glory. Kanina, meron tayong kapatira na kinuha ni Lord Jesus. Hindi alam ng pamilya ito. Pumunta somewhere doon sa bundok. Meron silang bahay doon. Umaga. Uy, hindi naman bumalik. Hinanap nila. Pagpunta doon, wala na. Lifeless na. Ito ay si Brother Hernani, membro natin sa Alubihid Congregation. At pinuntahan ng suko, baka may foul play. So far, wala naman. So, malaman natin yan. Pag imbang, makikita naman yan ng mga embalmer. Kung pinalo o nalagutan ng ugat. Kasi before that, dati na yung high blood, mataas lagi yung blood pressure niya. And he was stroke already. Siguro na stroke siya, doon siya nadatnan, sa labas ng bahay nakahiga siya. Then I did ask Pastor Francis kung meron na bang pinagpangitain na pinakita si Jesus para sa pamilya about sa kanyang kamatayan. Meron. Doon sa saan siya natumba, sinalubong siya ng angel of God. Pinapili siya. Sword or trophy. Ang pinili ni Brad Hernani is trophy. Then meron doong hagdanan mismo sa kanyang location saan siya natumba na napakaliwanag going to heaven. So umakyat doon si Brad Hernani, lumingon sa kanyang pamilya at sa Alubihid Congregation, then went forward
Wala na siyang lingunan. Masayang-masaya siya. So, isa siya na yung pahayag ba ni Jesus Christ na kung makita niya na worthy, kunin na niya. Praise the Lord! Hindi ito ibig sabihin na hindi tayo magpaka-worthy all the way. Kundi, it is God's discretion because He knows what are the weakness of that person. May weakness ang tao. Nakita niya na umuki ang kanyang spirituality. Nag-take advantage ang Diyos. Kunin na lang siya. To avoid sa nakikita ng Diyos na possibility. So yun, isa siya ngayon na naka-benefit. Praise the Lord! Oh, kaya, pasalamat tayo sa Diyos. So, I did message to our missionary pastors, GC. Sabi ko, mag-raise up tayo ng love offering para sa pamilya. Kasi alam natin, hindi sila mayaman. Kailangan talaga ng tulong. Although, meron ng St. Peter, kasi maybe yung anak niya merong St. Peter. What pala? Ano pa pala ang kailangan nila? Of course, pag yan ay binurol, kape, mahalang kape. Praise the Lord. Tinapay. Pagpahukay, mahal. Alam mo na ano ako, nabigla ako, may nag-report sa akin, bago lang siguro namatayan yan. Polypaid na yung ano nila, service, funeral service, yung St. Peter o so on and so forth. Alam mo magkano ng hukay ngayon? 32,000. Grabe, mahal. Ganun. Eh, hindi ka naman pwede ikaw maghukay, lalo na kung memorial. Eh, hindi ka pwede personal magdala ng bakho doon, mag-arkila para makamura ka kung meron kang bakho sarili. Sila talaga yan. So, therefore, I already announced all pastors to gather love offering. So, mag-gather tayo ng love offering for that, for help. Yun lang maabot natin for that purpose. Praise the Lord! So, sabi ko, nakabenefit siya sa ano ni Jesus, sa good will of God. Salamat. At least, matagal na yan. That person was member in a certain church na well-known dito. Then, naligtas yan doon sa Alubihin and with his family, and they continued until this present kanyang pamilya kasama ni Brad Hernani. So, to God be the glory for this. Kaya nga, kinongrats ko si Brad Hernani. Congrats sa papa mo. Praise the Lord. So, let's pray na matulungan natin ang pamilya. Praise the Lord. So, huwag kalimutan, let us have joy, let us have peace in believing because our God is our hope and He is our good hope and we are being powered by the Holy Ghost, by God Himself. Kaya natin lahat harapin. Praise the Lord!